Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. We have a guest for today, and he is one of our disciple preacher here in the ministry of El Shaddai. And we hope na ano po yung kanyang naisin sa ministeryong ito ay atin po siyang interviewin ngayon dito po sa Channel of Blessing. Please welcome our brother in Christ, Brother Beethoven Borlongan. Good morning, Brother Beethoven. Good morning po, Ninong Brother Rex. Praise yan. Kumusta po ang inyong pananampalataya sa Lord? To God be the highest glory po. At salamat sa palaging pagpapalakas, pagbibigay po ng pagkakataong lalo pa hong maranasan ang kanyang kapangyarihan. Bumati po kayo sa million-million nating viewers sa Channel of Blessing. Good morning po mga nanonood po sa Channel of Blessings. At patuloy niyo pong i-subscribe, i-like, i-share ang channel pong ito na nakatutulong para marami pa pong mga tao ang maabot, makarinig po ng mabuting balita. At sa effort po ni Brother Rex, alam po nating sa hangarin niyang maging Channel of Blessings. Amen. Mapaabot po kung gaano katapat at kabuti ang Diyos, kung gaano po grabe ang pagmamahal at pagkilos ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Yes, Brother Beethoven, ang unang tanong ko sa iyo ay kumusta ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Po, ang aking pananampalataya sa biyaya po ng Diyos ay still growing. At sa pagtitiwala po sa kanya ay kaisa ng aking sister wife, Sister Rhea, pamilya ay patuloy pong lumalalim. Patuloy pong pinatatatag. Hindi ko nawawala ang mga problema, pagsubok, tiisin. Pero still, dahil meron tayong pananampalataya, sabi po ng Bible, Romans 11:10, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Amen. Tunay po yan. At yun ang napakahalaga, ang pananampalataya sa Diyos. Ano po? How about your family? Yan. Sabi nga po, our advocacy, yes. This time is about family first, ano? Yung pamilya muna. Opo. Ano po, kumusta po ang inyong pamilya? Praise the Lord, to God be the highest glory. Alam kong pinagpala ka sa mga anak, ano? Opo, pito po ang aking anak. Yes. Isa po ang may asawa na, may apo na po ako, isa. Oo. Si Gian. At salamat po kay El Shaddai, dito lamang po, isa po ang blessing po sa amin. Nakapasa po ang aking pangalawang anak. Glory isa to God. Exam. God be the highest glory. Isipin mo, mayroon ka ng isang, ano ba, lalaki ba? Opo, lalaki. Oh, mayroon ka ng isang maestro. Yes, yan. Sabi, ma'am, ang tawag sa teacher kasi maestro. Mayroon ka ng maestro. Ano? To God be the glory. To God be the glory. Yung aking pangatlo po, loobin ng Diyos, ka-graduate po ngayong taong ito sa College of Divine Wisdom din po. Glory to God. At yung pong aking pang-apat ay libre din po na pinag-aaral ng College of Divine Wisdom. Yes. Gusto niya po maging preacher, pero sabi niya din, wala muna. So, mag-teacher muna siya. Pag may pumasok na ng mga preacher, tsaka siya mag-preacher. Ganun po kabuti si Lord. Glory to God. Ang aking pang-apat pong anak ay puso niyang maging preacher. Glory to God. Lalaki eh, babae. Isipin mo. Yun ang kanyang passion. Yes. Kaya dapat hindi natin po pwedeng hadlangan. Oo, ano? Oo. And how can you can you manage that your family? Paano mo na manage or about parenting? Yes. Sa biyaya po ng Diyos, katuwang na aking sister wife, sa gabi-gabing panalangin, pag-aaral po ng salita ng Diyos, at patuloy po na pagdarasal, paglulumod sa Diyos, lumalaki po ang aking mga anak na sama-samang nagdadasal. Grabe, ano? Hindi po ng grasya po kay El Shaddai. At napakasarap po, kaya isa pong halimbawa na sinasabi nga ng punong lingkod, unahin natin ang pamilya. Grabe po ang pagkilos ng Diyos sa aking pamilya, sa aking mga anak. Kaya pinagpapasalamat ko po yan kay El Shaddai. Kaya po, tayong mga naglilingkod sa Diyos, talagang hindi ho nagpapabaya ang Diyos sa ating pamilya. Yes. Isipin mo, 7 yung iyong mga anak, pagkatapos kayong dalawa, so 9, ano? Nine. Plus kung mayroon pa kayong kasama sa bahay, ano? Yung biyanan. Oo, isipin mo, yung biyanan mo pa, ano? So ganun kalaki at ganun kabuti ang Panginoon sa iyong family. So how about the finances? Paano mo na ano yung tungkol sa support, tungkol sa financial na pangailangan, about finance? Okay. Sa biyaya po ng
Panginoon, Ninong, ang pagpapala pong pinansyal ay dumarating. Dumadating po, tinuturuan naman po kami ni Lord unti-unti ng mga pamamaraang dapat natin gawin. Ang mahalaga lamang po, napakasarap yung ika po natin at lapo yes, po rin. Yes, yes, oo. Huwag po nating aalisin. Sumasapat ang biyaya po. Alam kong nabalita ko na ikaw ay nag-i-start na ng pakunti-kunting business. Opo. Napakalaga yun kasi kailangan natin gamitin sa ang ating mga talent, ability, at yung gifts na ibinigay ni Lord. Opo. Para matupad yung mga pangako ng Panginoon, di ba? Opo, Ninong. So, yun. So, other source of income, baka mayroong pa? Opo, ito po yung bracelet pong ito, Ninong. Ayun. Si sister wife ko po ang gumagawa. O, baka maraming, marami tayong viewers na gustong umorder sa iyo. I-PM niya lamang po ako, Betong Borlongan. Yeah. Yan. Siya pong gumagawa po nito, Tom at unti-unti ho nagawa kami ng langis sa biyaya po ng Panginoon. How to mix oil, yes. Herbal oil, ano yung mga ganun. Sampagita, eucalyptus, bamboo fresh. Yun po ang other source. Sa biyaya po ng sa Panginoon. Iyong, opo, at susunod kung ano man po ang bibigay pa ni Lord ay ipinagpapasalamat po. Iyon. How about your, do you have any dreams about your future? Yes. Meron ka bang iba pang mga mithiin o dreams o pangarap na nais matupad? Sa biyaya po ng Lord, syempre po gusto ko pong maakay ang aking kabuo ang mga kapatid. Kasi ayun. Kami po ay ulilat na po kaming lubos. At salamat kay Elsaday, nakilala ko siya. Yung aking mga kapatid, ipinagdadasal ko sila. Salamat naman po kasi po, yung isa na po ang kapatid na active na rin po sa gawain ko ngayon. Dahil po sa ipinakita ng Panginoon pagiging halimbawa ko sa kanila, sa kanya. So, sa biyaya po ng Diyos, yun ang kanyang hangarin sa kanyang mga anak. At ang Diyos naman po yung mahabagin at mabiyaya. At syempre, yan po ang hangarin natin. Makasama ang ating pamilya sa gawain, sama-samang sasamba, pati pamangkin, pati mga apo, lahat ng kamag-anak, nasasamba po kay Lord. At syempre, pinipray din po namin sa biyaya ng Diyos na ang aming isang project na kami po ay pagkalooban ni Lord ng lote o lupa na makakasama namin. No? Ayun. Kami ng, katulad ng ginagawa po ng ating punong lingkod, Ninong, na sama-sama po yung pamilya every Sunday. Maganda yun. Ang hinangaan ko kay Brother Mike. Maganda yun. Ano? Diyan po ako talaga kinilabutan, humanga. Every Sunday, meron po silang banding. Family banding, family gathering. At yun po ang napakasarap. Kaya talaga pong suportahan natin ang pamilya muna, number 76. Yes, yes, yes. Grabe ho ang advocacy ng ating punong lingkod. Oo. Pagdating po sa pamilya. Oo, napakahalaga nun, ano? Sabi nga, family first, unahin natin ang ating pamilya. If we want to change our country, if we want to change the whole world, it begins or start in our home, in our family. Yun ang napakahalaga, no? The basic unit of society is the family. Kaya nga po, dapat nag-uumpisa, di ba, Brother Beethoven? Sa pamilya muna. Ayun, napakahalaga nun, ano? At yun yung dream, yun yung future na nais mong maganap sa buhay mo. Sabi nga ni Joshua, di ba, no? I and my house, we will serve the Lord. Ano? As for me and my house, we will serve the Lord. Ano? Napakahalaga kasi yung buong angkan mo ay maakay at mailapit sa Panginoon. Yung kasi yung hinihintay ng Panginoon, not only the fruit of the Spirit pertaining to our character, but the fruit of our labor. Ayan, napakahalaga nun, Brother Beethoven. Ano? So, how about, ano ba yung message ni Lord na dumating sa iyo in time of pandemic? Sa biyaya po ng Lord, ang aming pinanghawakan sa pangako ng Diyos is Hebreo chapter 6 verse 10. Nakasulat po, makatarungan ng Diyos at hindi niya lilimutin lahat ng ating ginagawa. Ayun. Mas lalo po yung pagmamahal natin sa ating kapwa, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga manggagawa. Yan po ang isa po sa pinanghawakan namin mag-asawa, bawat dasal namin gabi-gabi, bawat pagsasama-sama namin. Alam niyo, totoo po talaga na ako po ay na-stress din noon kasi tatay ako. Narinig ko sa punong lingkod, dapat ang tatay supplier. Pero nung panahon po ng pandemic, nasa bahay lang po kami. Pero grabe po ang passion ng aking sister wife na magdasal lang tayo, manalangin lang tayo, katuwang ng aking mga anak. Sa biyaya po ng Diyos,
nakaraos po. Tapos hindi ko po alam na yung pala nararanasan namin yung paghihirap, may maganda pa ng plano si Lord. Mm-mm. At yung po September 1, 2020, ako po ay na-assign sa bansang Hong Kong. Yes, grabe. Ano, ang ganda ng purpose ni Lord, grabe, ano? Ho, the plan of God, yes. Ano? Yun ang napakaganda. Napakaganda po at talaga pong pagsa swab test hanggang sa lahat ng financial, talagang nakita po namin ng provisions ang pagpo-provide po ng Lord sa buhay po namin. Kaya napakasarap pong paglingkuran ng Diyos, mga kapatid. Napakasarap na ialay natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Nakakalimutan man tayo ng tao, pero ang Diyos, hindi po tayo makakalimutan. At lagi pong tayo ay nauuna sa Kanya. Yung binanggit na po ng Ebanghelyo nung nakaraan na sinabi ng Diyos Ama kay Jesus Christ, ito ang minamahal kong anak. Nabasa ko po sa isang komentaryo, hindi lang kay Kristo pinapaabot yun, kundi sa ating lahat. Yes. Tayo ang kanyang minamahal na anak. Amen. Na sa gitna po ng ating paghihirap, sa gitna ng ating kadustaan, manalangin lang tayo, tumawag sa ating Diyos. Tayo ay kanyang minamahal. Amen. Kung nagpapabaya ang Diyos, grabe ho ang kilos ng Diyos. Talaga naman po, napakabuti niya po sa bawat isa at sa aming pong pamilya. Kaya ito po ang ginagawa ko po every Saturday. Maalis po ako ng maaga sa bahay para makapag-ayos po ng bangko dito. Pasasalamat at pagpupuri sa Diyos na dakilang nagbibigay ng tagumpay sa ating lahat. So ang pinaka-final na question ko, Brother Beethoven, is about, what can you say about friends? Yes. Kaibigan. Ang kaibigan. Marami po, ka bang kaibigan? Ang kaibigan po sa panahon ng paghihirap ay handang tumulong, handang dumamay at handang sumuporta sa lahat ng aspeto ng buhay. Amen. Hindi po sa sugal, hindi sa alak, kundi ang kaibigan ay dadalhin ka na mapalapit ka sa Panginoon, dadalhin ka na ikaw ay makasamba at makapanampalataya sa Panginoon. Salamat po sa tanong ninyong Rex, sapagkat naalaala ko po noong ako po ay binata pa, nagkaroon ako ng kaibigan. Ang aming pong routine ninyong ay basketball. Basketball po kami, tapos kakain po kami sa kanila. Ni hindi ko po narinig sa kaibigan kong mag-inuman kami, maglasing. Po, ang napakaganda sa kaibigan kong yon, pagkatapos kami mag-basketball, pupunta kami ng simbahan ng Santa Rosa, Tequima, Paris Church. Nagpe-pray kaming dalawa. Glory to God. At pagkatapos po nun, uwi na naman kami. Laro kaming basketball, tulong, kwentuhan kami. Alam niyo po, sa kanya ko po at siya po ang isa sa naging daan kung bakit po ako napalapit sa Diyos, yung kaibigan ko na yan. Yes, napakaganda. At napakasarap po na ang tunay na kaibigan ay hindi ka dadalhin sa kasamaan. Amen. Kundi dadalhin ka na mapalapit sa Panginoon at patuloy na lalalim ang iyong pananampalataya. Kaya salamat sa kaibigan ko na yan. Taga Cebu po siya. Hinahanap ko po siya, hindi ko man siya makita, kapatid ko. Maraming salamat sa iyo kasi dahil sa ginawa mo sa akin, ito ko ngayon na naglilingkod sa Diyos. Yes. Singero, nakalaya sa pag-iinom, nakalaya sa paninigarilyo, nakalaya sa sugal. And to God be the glory po, kahit anong laki ng ating pamilya, basta ang ama ay walang bisyo at lumuluhod at lumuluhog sa Diyos, pagpapalain ang ating pamilya at sa Amen. That's why napakahalaga na piliin ang kaibigan. Oh, ano? Sabi nga ng kasabihan, ano? Tell me your friend, and I will tell you who you are. Di ba, no? Kaya napakahalaga, pinipili natin yung ating magiging kaibigan. Kasi mahirap maging kaibigan yung sinasabi nga na sabi mo kanina, ni hindi ka inaya na mag-inuman. Ano? Eh kung ang kaibigan mo ay mga mahilig sa inuman, ay di magiging lasinggo ka rin. Ano? Kaya nga yun, ang napakahalaga, we need to choose our friend. Ano po? Sapagat yun ang kailangan natin. Ano? Kasi, pero hindi natin dapat piliin ang pakikisamahan, ano? Yes, okay. Kasi we need to, ano, yun, upang sa ganun mailapit natin sila sa Panginoon, brother, ano? How about, paano mo na-maintain ang iyong health? Ano po? What fitness ang iyong binigyan ng pansin? Anong fitness? Ano po? Jogging, sabi mo nga kanina, basketball, ano? What other fitness? Ano? Tapos, syempre, bawat umaga, jogging, smile, jogging, walking, ano? Walking. Oo. Yan ang napakahalaga. Masarap po. Amen. Na tayo nagpupuri kay El Shaddai. Masaya natin ginagampan yes. ang lahat.
to God be the highest glory, mamimaintain ang malusog nating pangangatawan. Your final words to our thousand and million of viewers. Opo, ang aking pong final words. Salamat po, Ninong Rex, sa pagkakataong ito. And to God be the highest glory. Salamat po sa Diyos, nakilala ko po si Elshaday sa ministry ito. Salamat sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike. At salamat po sa mga nanonood. Sa ating pong lahat na dumaranas ng mga problema at pagsubok, huwag po kayong mag-alala. God is always there to help us. Amen. God is always there to encourage us. The Word of God na Kanyang binigay po sa atin, ang advocacy ng ating punong lingkod to preach and to share the Word of God sa buong mundo, through YouTube, through every life, through Zoom, ay napakaganda. At salamat po, binigyan tayo ng pagkakataon ni Ninong Rex. Kayo rin po, inaakay po namin. Halipo kayo, punta po kayo sa Ambil. Kung malayo man po kayo, hanapin nyo po ang ating pong YouTube channel ng El Shaddai. At saka po yung mag-bless po kayo. At yan po si Ninong Rex, natutulong po sa atin. Katuwang po natin isang napakahusay na elder. At grabe po ang kanyang pagmamahal sa ating ministry. Salamat po ninyong Rex. Yes. Thank you so much, Brother Beethoven Borlongan, one of our preachers here in El Shaddai Ministry. Brothers and sisters, thank you so much sa inyo po mga viewers. And if you are not yet subscriber in this channel, please like and share this channel and please click subscribe below. And also please hit the icon bell at the right para po kayo ay maging updated sa ating pong mga videos na ina-upload dito po sa Channel of Blessing Takeover Holy Spirit TV channel. At kayo po na mga viewers, nawa po ay patuloy kayong sumubaybay. This is your host, your brother in Christ, Brother X America in the Philippines, always welcoming the presence of the Holy Spirit. God bless you and bye-bye.